Magandang araw po, ako po si Jan Cachola, Sales Executive dito po sa Mitsubishi Peak Motors sa Bad Santos, dito po sa Maytondo, Manila. Bali sa video po na to, isa pong X-Force GLS CVT na 2025 year model ang ating i-review. Pero bago ko pala ang lahat, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, paki-subscribe na lang po. Dahil tuloy-tuloy po tayo nagbibigay ng mga updates regarding sa mga promo, discounts at freebies na binibigay natin sa ating mga clients. So balik po tayo sa ating nireview na unit na X-Force GLS CVT 2025 na graphite gray metallic. Bali ang X-Force po ay nalunch lang itong July 5 dito po sa Philippines. Bali ito po yung current na crossover unit ngayon ng Mitsubishi. So dito makita nyo no, kung gaano kaganda yung ating exterior and interior ng ating X-Force GLS variant. So dalawang variant lang po ang ating X-Force. Isa pong GLS na base variant at yung ating GT. Pero both po ito ay CVT. So continuously variable transmission na po yung ating transmission para sa ating X-Force. Then hopefully na matapos niyo po yung ating video hanggang huli para magka-idea po kayo kung ito po bang unit ang talagang para sa inyo. Or and at the same time para at least magkaroon din kayo ng idea regarding sa pricing, sa discount at mga freebies na binibigay po natin sa ating mga clients. So without further ado, tara po, samahin niyo na po ako. Ipapakita ko na po sa inyo ang ating X-Force GLS CVT 2025 na graphite gray metallic. So ito guys, yung ating X-Force GLS CVT na 2025 year model. Bali yung unit color po na to is yung ating graphite gray metallic. Bali meron po palang 4 colors or variant colors ang ating X-Force GLS CVT. So ito po yung una, graphite gray metallic. Then meron din siyang quartz white pearl. Then meron din po tayong yung silver, with silver. And yung ating bagong color na energetic yellow. So both, lahat po ito is 2-tone no, na kulay na may body color. And at the same time yung roof, all roof po ay color black. So, tone po siya. Check natin yung side profile ng ating X-Force. Yan. So, makita nyo na ito yung graphite gray metallic. No? So, check natin ulit yung kanyang dynamic shield front fascia muna. So, ito guys yung ating 2025 X-Force GLS CVT na graphite gray metallic. So, ito yung ating base variant ng ating X-Force. No? So, dalawang variants lang po siya. Isang GLS and yung top of the line na GT. So, makita nyo po sa kanyang design, yung kanyang new generation design ng kanyang dynamic shield front fascia. So, mas mukha siyang, pinamukha siyang mas tougher, no? Tougher look sa kanyang design. So, kung makita nyo po, no, yan, ang kanyang dynamic shield front fascia. Yung kanyang ilaw po ay LED na. LED DRL. So, ito, yan, makita nyo yung nakasindi po. Yan po yung kanyang LED DRL. Then, dito sa may bandang gitna niya, yan, makita nyo po ang kanyang LED na headlamps. Then, dito naman sa kanyang baba, yan, nandiyan naman ang kanyang fog lamps na LED na red. So, yan, napakaganda, no? Ang ganda ng design ng kanyang dynamic shield front fascia, eh. Kung mapapansin nyo yun, medyo may pagka-futuristic ang kanyang design. Then, dito sa kanyang grill, yan, makita nyo yung kanyang honeycomb grill design. So, malalaki yung kanyang butas na nakakatulong, no, para especially sa engine para hindi siya ma-stress
yung engine no natin. So ganyan kaya dinesign ni Mitsubishi na mas malalaki na yung butas ng kanyang grill para hindi stress ang ating engine. Then yun, meron din siya dito horizontal grill sa may bandang lower bumper. Then yun, sa may bandang baba, magkabila, makita nyo yung kanyang LED fog lamps. So overall, design ng kanyang dynamic shield design, yun, ganda ng ating X-Force. Then dito sa kanyang side, makita natin, yun, nakikita natin si Christine Salazar Olimba. So, sa mga kagrupo natin, malamang napapalad yun rin po ang video nila. Yan, nakita nyo naman dito naman sa kanyang side profile. Yan. Meron po siyang equip ng garnish, no? Meron dito, yan, color black. So, dagdag dimension sa kanyang design. Papunta sa kanyang door panel. Side na merong door garnish. So, kung mapapansin nyo guys, honeycomb din yung kanyang texture. Hindi lang masyadong halata. Pero honeycomb yan. Try natin hanapin yung angle. Yan o. No? May nakikita tayong parang texture dito sa part na to. So naka-honeycomb yan. Ang design niya. And tuloy-tuloy ang garnish yan hanggang likod. So, yon. And sa kanyang gulong. Ayun, check natin yung kanyang gulong. Yan, naka 18-inch na 2-tone alloy wheels ang kanyang mags. So makita nyo na sporty. Napaka-sporty tignan, no? Nung ating gulong. Then, pagdating naman sa ground clearance, check natin kung gaano kataas, no? Yung ground clearance. Yan, nasa 193 millimeter po ang kanyang ground clearance. So hindi tayo basta-basta mangangamba kung mapapadaan tayo sa medyo mabaha na lugar. Tapos, check natin overall. Yung overall width po pala ng ating X-Force is 1,810 millimeter. Yung kanyang height naman is 1,660 millimeter. Then, pagdating naman sa kanyang overall length, meron siyang 4,390 millimeter na length. So, yun po yung kanyang total length. Then, kung makita naman natin ulit dito sa kanyang side, yan ang kanyang side mirrors na integrated na po yung ating turning signal lights. So, yan ang kanyang side mirrors. Then, check natin yung kanyang likod, tailgate. Yan. Dito naman sa kanyang tailgate. Yan, ito yung kanyang makita nyo, mapapansin nyo agad no, yung ating T-shape na rear combination lamps na LED na rin. Then dito, makita nyo po brake light. Then nandito naman, makikita nyo po yung ating reverse light. So reverse light. Then ito naman po yung turning signal light ng ating tail light, so rear combination lamps. Yeah, so futuristic din ang kanyang design no ng ating X-Force na sa likod. Then pagdating dito sa may bandang lower part, makita natin no, meron siyang reverse camera. Yan, nakakatulong po yan no. Siya para sa driver, especially kapag umaatras. So yun, meron na tayong equip na siya ng reverse camera. Then sa magkabilang dulo ng ating lower bumper, for additional visibility, dyan makikita yung ating reflectors naman. So yun. Then check naman natin yung engine. So under the hood, yan, equip po ang ating X-Force ng 4A91 na engine. So same siya ng engine na ginagamit sa ating expander. So ang pinakaiba lang po is yung sa expander is automatic transmission, kay X-Force po ay CVT. So mas optimized po na
automatic transmission ang gamit dito sa ating X-Force. So ang engine displacements po natin is 1.5 liter na engine. Bali, ito po ay 4 inline dual overhead camshaft na 16 valve engine. So Euro 4 engine na rin po ang ating X-Force, kaya hindi kayo makangamba rin na regarding sa emission. So mas less po ang emission ng ating X-Force. So yun yung kanyang under the hood, yan po yung kanyang engine. Bali, yung sa max power po ng ating engine is 104.5 na PS at 6,000 RPM yung engine yan. Then sa max torque naman is 141 Nm at 4,000 RPM. So yun po yung kanyang engine max power and max torque. Then pasukin naman natin yung interior. So quick look lang. So pagdating dito sa kanyang interior, makita nyo po na equip ang ating X-Force ng dashboard na tinatawag ni Mitsubishi na horizontal axis. So plain lang siya na diretso, pero mas elegant yung dating. Gawa nung isa pa lang sa nagpapa-elegante dito sa ating GLS is yung itong ating soft padded na leather with stitches. So yan yung isa sa mga nagbibigay lakas ng dating, no, sa dashboard ng ating X-Force GLS CVT. Then isa pa talagang mapapansin nyo dito sa kanyang interior is itong kanyang 12.3 na inch na LCD or tinatawag na SDA lang dito sa Mitsubishi, or smartphone link display audio. So napaka lawak ng ating LCD, no. Then pagdating dito naman sa kanyang meter cluster, yan 8 inch na meter cluster para kay X-Force. So dito muna tayo, balik tayo sa kanyang LCD. So dito yan, makita nyo dito yung condition, no, nung unit. So yan, nandiyan yung brake, coolant, injection, then yung steering. Actually, hindi natin nakalock pala yung steering wheel niya. So makita natin kung gano'n na siya, kung ilang degrees na yung na-steer natin. Then yung acceleration, yung vacuum, and then yung torque. So yun, naka Newton meter yung torque ng ating pag tinapakan natin yung gas pedal, no. Then kagandahan dito sa ating X-Force is yung kanyang drive mode. So makikita nyo meron siyang 4 drive modes: normal, wet, gravel, and mud. So paano nyo siya ma-activate? Dito po sa may bandang center console, yan, makikita nyo meron siyang drive mode switch dito. Na kapag ginalaw natin yan, yan, yun, lalabas dito sa ating meter SDA monitor, yan. So makita natin, check natin, no. Yan, ito po yung normal, wet, gravel, mud. So para saan to? For additional safety, no, nung ating unit, dumidepende po ang ating safety features ng ating unit sa drive mode na pipili natin. Like especially itong wet, no, na bagay especially dito sa Pilipinas, lalo kung maulan. Yan, mas mataas po ang traction ng ating wet mode compared sa ibang modes, no, dito sa ating 4 drive modes ni X-Force. So yun yung kagandahan ng ating X-Force na bago na hindi nyo makikita sa Expander, sa Montero, sa Mirage. So yun, meron tayong mga 4 drive modes para sa ating X-Force. So yan, gravel and yung mud. Then kagandahan din sa ating harap, yan dito yung ating 3-spoke leather wrap steering wheel ng ating X-Force. Dito sa left side yan, makikita nyo po yung control para sa ating infotainment and at the same time sa ating meter cluster. So nandyan po ang controls niyan. Then dito sa kanan yung ating mga hands-free buttons.
Then pagdating dito no sa ating center console, yan naka CVT transmission po tayo. Then meron po tayong parang sports mode dito no. So yan DS na button. So additional power sa ating unit no kapag umaandar, kapag pinindot po natin yan. So yun yung pinaka parang sports mode ng ating unit. So mas mabilis, mas malakas ang power ng ating unit kapag prenes natin yung ating DS button. Then for the air condition, so isa sa mga special features ng ating unit is yung ating dual zone automatic climate control air condition. So makokontrol po ng ating driver side ang kanyang temperature, and makokontrol din po ng ating front passenger side ang kanyang temperature. So magkaibang temperature pwede dahil naka dual zone automatic climate control air condition nga po tayo. So isa pa po is ito yung NanoVex technology. Yan, mapapansin nyo. So para sa inyan, so pinupurify niya po yung air na nasa loob ng cabin. So kaya niyang ma-eliminate gaya ng mga sakit na yung SARS na air virus. So na-eliminate niya. Ganun kaganda yung ating NanoVex technology air condition ng ating X-Force. Then especially dito sa mga buttons niya, no, napakalaki. So mas madaling makita ni driver, mas madaling mapindot. And at the same time, syempre, kung mas madaling makita, mas maiwasan natin ang mga accidents. Then, isa pa po sa mga pinagmamalaki ng ating X-Force is yung ating sound system. Dahil ang sound system po, so hindi lang natin pwedeng i-play, no, makapag-play ng music. Dahil pwede tayo kasi nga maban, no, dahil dun sa music na tutugtog. Pero mas maganda na makita niyo po siya personal itong unit para makita niyo yung sound system. So meron siyang sound type. So ito yung sound type niya. Yan. So meron siyang didepende sa mood niyo kung anong gusto niyo, kung gusto niyo ba ng relaxing, lively, powerful and relaxing. So sa powerful yan medyo mabass, yan ang tugtog. So kung mga music na mga upbeat, yan maganda dyan pag ginagay natin sa powerful. Kung medyo naman na relaxing na drive, soft na tugtog, yan relaxing. Then yung lively and signature, so mostly naka ano siya ng signature, yan naka default siya ng signature. Pero nasa inyo po kung anong gusto nyong settings para sa inyong music, depende po sa inyong mood. And dahil dyan, kaya magandang music natin kasi equipped po ang ating X-Force ng Yamaha na speakers. So ang sound system natin is Yamaha. So hindi siya basta-basta ng speakers. Isa sa mga well-known brands pagdating sa speakers ang ating Yamaha. So yan ang mga pinagmamalaki talaga ng ating X-Force. Then isa pa may makikita kayo dito na yun, yung surround. Kung yung surround niya is yung high or wala or yung naka-off or low. So yung surround. Yun. So hopefully na makita nyo in person to, no? Itong ating X-Force, dahil mas ma-appreciate nyo kung gano'n siya kaganda in person. So pwede nyo po akong bisitahin dito sa aming dealer sa Abad Santos, Mitsubishi Abad Santos, para makita personally yung ating unit na X-Force GLS CVT. Then pagdating dito sa driver side, yan makikita nyo po, no, na meron siyang mga buttons for windows and control ng side mirrors. So yun. So overall, yan, check natin yung ating front cabin. Yan. So isa pa, no, sa kagandahan din ng ating X-Force ay itong ating center console armrest na equipped ng cooler. So may fan dito, no, sa gilid
bali nakakatulong siya, hindi po siya nakakapagpalamig no ng ating mga bottled waters, yan kung ano ilalagay man natin diyan, pero i-maintain niya yung lamig ng ating mga bottled waters or any drinks like sodas na ilalagay natin dito. So kung gaano kalamig yung nung nilagay natin, i-maintain niya yung lamig na yon. So disclaimer lang po, hindi po siya nakakapagpalamig. I-maintain niya yung lamig nung ating bottle holders simula nung nilagay natin siya dun sa ating cooler. Then, syempre, meron po siyang bottle holders din dito. So, yan. Then, equipped po ng high-grade fabric seats ang ating X-Force GLS CVT. So, yan po. Naka high-grade fabric seat na two-tone, no? So, may pagka-gray po siya dito sa ating gilid. So, bandang upuan. So, may bandang upuan. Then, pagdating naman dito sa ating sandalan, hindi ko lang sure kung mapapansin nyo po kasi may plastic, pero naka high-grade fabric seats din with the color na black and yung gray color. Then, pagdating sa ating second row cabin, yan, napakaluwag ang ating cabin. Then, meron siyang makita nyo, meron ditong aircon vents, no? So second row, yan, meron na siyang aircon vents. And at the same time, I'm not sure kung makita nyo po, meron din po siyang mga charging ports. Type A and Type C charging ports. So yung mga gadgets natin dyan, mga long drive, yan, magagamit natin itong mga charging ports na to for sure. Then, yan, yun yung ating aircon vents. Then, 3 passengers po ang kasya sa ating second row. And every passenger po ay equipped ng ating 3-point ELR na seat belts. So, yan. So, ganyang kaluwag ang ating X-Force GLS CVT na second row. Then, mabilisan na lang. Check natin yung ating cargo area. Yun. So, ganyan kaluwag ang cargo area ng ating X-Force GLS CVT. So, kung mapapansin nyo po, no, kung mga kahit balikbayan box, siguro kasya dito, isang balikbayan box. Then, mga bag storage. Yun. So, ganyan kaluwag po. Then, dito makikita yung ating spare tire sa ilalim. So, overall, yan, check natin malayo ang kanyang cargo ng ating X-Force. So, maluwag po ang ating X-Force na cargo area. So, iyon. So, overall, yan, ito po ang ating X-Force GLS CVT 2025. At ang featured na color unit po natin ngayon ay ang ating graphite gray metallic. So, yun po, napunod na po nila yung ating nireview na unit na X-Force GLS CVT 2025 na graphite gray metallic. So, sa mga nagtatanong po regarding sa ating SRP, currently ang SRP po ng ating X-Force GLS is 1,371,000 pesos. At para sa ating mga cash buyers, meron po itong discount na around 90,000 pesos. At sa mga naghahanap po ng ating 5 years in-house financing na promo, currently for as low as 35,000 pesos, ma-avail nyo na po ang ating X-Force GLS CVT 2025. And kasama po dyan, since in-house financing promo po tayo, hindi po mawawala dyan yung mga exclusive freebies na binibigay po natin. Gaya ng HD dashcam, deep dish matting, yung ating rain visor, hood emblem, at marami pa pong iba. So sa mga interested po na kumuha ng kanilang X-Force, kontakin nyo lang po ako sa aking number na 0956-055-3025. Or pwede nyo rin po ako ma-message sa aking Facebook Messenger, hanapin nyo lang po yung pangalan ko na Jan Cachola. Or pwede nyo rin po i-click yung link na nasa description ng video po na to. So ma-message nyo na po ako personally
pag na-click niyo na po yung link na nasa description. So sa mga umabot po pala sa part ng video na to, maraming maraming salamat po sa inyong binigay na suporta at panonood. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, paki-subscribe na lang po dahil tuloy-tuloy po tayo nagbibigay ng mga updates regarding sa mga promo, discounts at freebies na binibigay po natin sa ating mga clients. So muli, maraming maraming salamat po at magkita-kita po ulit tayo sa susunod po na video. Maraming maraming salamat.